Okay. Mga kamunting tinig, sabay-sabay nating panuorin ang isa na naman sa mga, alter ego ng isang presidente na walang magandang naimbag sa bayan. No? Itong Rodrigo Duterte. At ito po ang kanyang tagapagsalita noon na si Harry Mao. So, pakinggan po ninyo ang kanyang pagtatantrum. Ewan ko kanong problema ng Butanding na ito. Panuorin nyo na lang. At bahala kayo, mag-inom muna kayo ng inyong gay vitamins para hindi kayo ma-high blood. Gamot sa high blood dahil po sa tingnan nyo naman itong si Harry Roque, parang halos gigil na magsalita. So, pakinggan po ninyo. Pero sabi nga nila, pag ikaw nag-i-enjoy, meron daw masamang balita na darating. At ang masamang balita ay, bagamat nag-issue ng mayor's permit si Mayor Remolio para sa maisip. Ang ating punto dito na ipinapakita sa inyo kasi nag-issue pala itong mayor ng Dumaguete City pero di kalaunan ay binawi. Kaya nga nagtatantrum itong si Harry Roque. So pakinggan nyo na lang. Rally sa Dumaguete sa 7 at kami nakita pa sa Cebu, nagkapunan pa kami noong 30 ng Abril at sinabi niya talagang inissue niya yung rally permit. Abay, kanina po, nagkaroon kami may impormasyon na ang rally permit na inisyo ni Mayor Remolio ay kanyang re-revoke. Ngayon, kung na-revoke pala, mag-alboroto ka. Sus, ginoo ko sa iyo, Rocky. Bakit? Dahil yung Dumaguete Police ay nagreklamo na isa daw dun sa magsasalita ay itong si Attorney Glenn Chong na merong mga pasabog labang kay First Lady. First Lady na naman. Wala namang ibang issue si Glenn Chong kundi puro naman First Lady, tingnan mo, yung bunganga mo parang lalabas na yung ipin mo sa kasalita. Bakit kasi alam niyo naman na may sumpa yan si Glenn Chong, panasama-sama niyo pa. O ngayon, First Lady na naman ang dahilan. Kagago. At sabi nila, wala rin silang sapat na kagayahan para masigurong seguridad ni Presidente Duterte na dadalusana sa Maisog Rally. So ito po ang liham ng city administrator ng City of Dumaguete na rin ni-revoke ang aming rally permit. Alam niyo ba ho na yung rally sa Busto? Nag-alboroto siya kasi na-revoke. Tapos Bulacan, ni hindi kinakailangan ng permit kasi sa pribadong property. Pero ang ginawa naman doon ay talagang hinarangan at nagkuha ng mga 300 na mga mukhang drug addict na mayroong mga pamalo. Kaya, imagine, sinungaling talaga, grabe. Saan kaya niya nakita yung 300 na may mga pamalo? Wala naman siya doon. Sus, Ginoo ko, Lord, talaga, sinungaling talaga itong matambok na ito. Kaya, sabi ni Presidente Duterte, huwag nang ituloy. Pero ito naman pong ginawa ng Dumaguete, hindi po katanggap-tanggap yan. Bakit? Doon po sa kaso na hinain ko nga na IDP versus City Mayor of Manila, ang sabi ng Korte Suprema, ang tanging paraan lang para hindi matuloy ang rally ay kung merong clear and present danger. Pero yung sinasabi ng Dumaguete Police Department na wala silang sapat na kakayahan para ma-ensure ang kaligtasan ni Presidente Duterte, hindi po yan clear and present danger. Ang dapat na clear and present danger po, meron talagang clear and present danger. Grabe talaga na tao, no? Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita na akala mo talaga. Grabe. Pagresulta dahil sa pagtipon-tipon. Gaya ng pagtipon-tipon ng teroristang CPP-NPA sa kanilang anibersaryo na kung may gagawin sila. Pero yung supposedly kakulangan ng kakayahan ng pulis para protektahan ang isang dating presidente, hindi po yan ground para po masuspinde o ma-revoke ang rally. Uulitin ko po, ang karapatan ng taong bayan para magtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang kanilang hinaing laban sa gobyerno, yan po'y kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supilit. Sino bang sumisipil sa iyo? Di ba? Wala namang sumisipil or sumusupil sa inyo. Saan mo pa nakuha yung mga ganyang klaseng information? Napakabobo itong Butanding na to. As early as 1948, Remisas versus Fugoso. O tingnan mo, mahilig talaga to sa history ba? Ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamalaan, hindi po sila nang nagbibigay ng permit para mag-rally. Ang rally permit po ay ang salikang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay... Siyempre magpapaalam ka. Kung hindi man pala kailangan, bakit pa kayo nagpaalam? Paano pinirmahan o tapos binawi, ni-revoke?
pigilan nyo buang. Limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po ay binigyan ng rally permit pa sa Rizal Avenue. At dahil nabigyan na yan, ibig sabihin nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So illegal po yan pag-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatinag. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Sang-ayon din po doon sa desisyon ng Korte Suprema sa aking kasong hinaing, ang sabi ng Korte Suprema at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagra-rally ay gagawin sa... Hindi na kailangan ang rally permit. Eh bakit kayo humingi ng permit? At saka alam niyo naman pala na may lugar na hindi kailangan ng permit. Bakit pa kayo maghanap ng may lugar na may permit? O di dapat nagdiretso na lang kayo. Total sanay naman ang taong bayan na wala kayong mga respeto. Eden Park. At tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga. Oh, edi sa provigil, sa ano kayo, Freedom Park kayo mag-rally, bobo. Mga Freedom Park kung saan ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo po ang announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa halap, sa harapan ng provincial capital ng Negros Oriental. Hindi naman po yan malayo sa downtown, sako pa rin po yan ang Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park. At kapag kami po ipinigil, talaga po magdidemanda na kami. Sino ba naman ang magpigil sa inyo? So sa dapat noon pa nagdemanda na kayo? Hindi na po kami papayag ng pasupil ng karapatan dahil kasama po sa sinusupil ng karapatan ay ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung dati po ay nagbigay si Presidente Duterte para umiwas sa gulo, ngayon po maninindigan na kami dahil wala pong karapatan na kahit singlong local government unit na i-veto yung paninindigan namin sa aming karapatan. Pag-sure po ang rally, nagkakaroon po ng change of venue. Ang pagkakaalam ko po, ang bagong venue ay sa Freedom Park na harap ng provincial capital ng Negros Oriental. Doon po rin, sasakop pa rin ng Dumaguete City. Pero kung hindi po yan, kawawa po na lang kayo reason, ah. Nandiyan naman po ang mga pamantasan at kapag sa loob ng pamantasan at isa sa pamantasan yung pinagturuan po ng Silliman University na noong panahon ng Marcelo ay malinaw pong nanindigan din laban sa diktadurya ang Marcos Sr. Sigurado po kung maninindigan din sila laban sa diktadurya ng Marcos Jr. Pwede rin pong ganapin dyan. So mag-antay lang po tayo ng anunsyo. Parang buong diktador daw, gago, sinungaling, bobo. Kasi sigurado ko na bagamat may karapatan tayo magtipon-tipon sa Freedom Park, dyan sa harapan ng Negros Oriental, baka naman pigilan nila ang kuryente, pigilan nila ang sound system, pero hindi na po tayo magpapatina. Miski wala pong sound system, miski wala pong ilaw, magtitipon-tipon po kami kung kinakailangan. Paawa effect ka lang na baboy ka, tingnan mo naman bunganga mo. Tumayo sa tuktok ng jeepney para endablado, gagawin po namin yan. Sanay-sanay talaga to sa komunistang galawan eh. Dahil ito po ang kauna-unang pagtitipon matapos po mabigyan ng patutuhanan nung PIDEA agent, noong PIDEA leaks. At ngayon alam na po, kumpirmado na po, napatutuhanan na na meron pong ebidensya ang PIDEA 12 years ago na gumamit ng Kabobo sa Imoroque, bobo ka na abogado ka, buang kabaliw ka. Buron ang presidente. Yan po ang kanilang sinusupil. Abogado ka, chismis. Yung mga magsasalita po ngayon, kasama na si Presidente Duterte, ang sure ay ng double authentication. Sasabihin po sigurado ako ni Presidente Duterte kung itong PIDEA leaks ang dokumentong ipinakita sa kanya nung siya ay mayor dahilan na sinabi niya na pinakitaan siya ng ebidensya na gumagamit ng pulburon ang ating Presidente Marcos. Yung issue po ng paggamit ng pulburon sa nakalipas na panahon ay importante. Ito po yung impormasyon na nakaka-apekto sa buhay ng pang-araw-araw ng taong mga mamamayan. Sinungaling ka, bobo ka. Dahil kung ikay nang gumamit ng pulburon dati, posible na gumagamit ka pa rin ng pulburon ngayon. At napakadami po mga disisyon. Imagine abogado yan. Imagine abogado yan. Oo, tingnan mo. Disisyon na dapat ginagawa sa tamang pag-iisip. Kasama na po dyan yung desisyon kung ikaw... Pero bakit sinasabi nila na ang gumagamit ng pulburon ay wala sa tamang isip? Pero bakit sila yung nagsasalita na yan? Parang wala sa isip. Tingnan mo bunganga niya. May makikipag-gera laban sa China. Kung ito ba ay ayon sa pangnasyonal na interest natin. Dahil Talsik laway lang talaga to palagi ba? Tingnan mo.
Yan. Pag ang isipan mo ay apektado ng pulburon, I'm sure wala sa tamang pag-iisip. Bobo talaga. Ewan ko na lang.